8 taong nagtrabaho si Julin Jimena bilang family driver sa Dammam, Saudi Arabia. At sa loob ng 8 taon niya sa Saudi, ay hindi siya dinapuan ng kahit anong sakit. Kaya laking gulat ni Julie noong Disyembre nang napansin niya na siya'y tila umiiksi at biglang nangayayat. Maging ang kanyang amo ay napansin din na mga kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Hinala ni Julin, posibleng nagsimula raw ang kanyang kondisyon ng aksidente siyang natumba habang sila ay nangingisda. Sa tanda ni Julin, malakas daw ang tama ng kanyang likuran sa binagsakan niyang batuhan. At kung hindi pa yan masakit, sunod namang nadula si Julin sa sahig ng ospital kung saan siya isinugod matapos niyang maaksidente. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kay Julin ang sanhi ng kanyang pagliit at pagpayat dahil maganda naman ang resulta ng kanyang test result noong siya'y nagpatingin matapos niyang maaksidente. Nakauwi na si Julin sa bansa noong Enero pero labis pa rin siyang nag-aalala para sa kanyang mga pagpapagamot dahil siya lang din ang inaasahan ng kanyang mga magulang. Sa pamagitan ng inyong nag-iisang excess baggage the OFW Stories, ay kakatok si Julin sa mga may ginintuang puso na handang tumulong sa kanyang agarang paggaling. At ngayon ay nasa linya po ng ating komunikasyon si Julin Jimena, OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Sir Julin, magandang umaga po sa inyo. Sa Dayan Kirer po ito. Sir Julin, naririnig niyo po kami. Good morning po. Sir Julin, magandang umaga. Yes, okay. Ayos, ma'am. Alright, Sir Julin, si Dayan Kirer po ito. Tama po ba kayo po ay nakabalik na po ma'am, dito sa... Ma'am, hindi po masyado marinig, okay. Ma'am. Sir, nakabalik na po kayo dito sa Pilipinas. Ano po? Nasaan po kayo ngayon, sir? Dito po sa province, Bacolod po, ma'am. Sa Bacolod po kayo. Alright, kayo po ay nakapagpakonsulta na po sa doktor. Tama po ba? At ano po ang naging test result po? Ano po ang sabi na diagnosis po sa inyo? Yung today po, yung kahapon, yung result po ngayon, yung problema ko po daw, lungs. Nakita ko yung result po, lungs problem po. Lung problem? Tama po ba? Opo. Ah, okay. Sabaga po ang sabi sa inyo ng doktor. Hindi pa po. Hindi ko pa nadinigay yung result ko po. Pero mamaya po, ibibigay mo result ko po. Ah. Pero nabasa ko lang po sa result na problema ko po, lungs. Ah, okay. Ano po ang sabing mga susunod na proseso pong dapat po ninyong pagdaanan, sir? Hindi ko po ano sa doktor ko, ma'am, kasi yung result ko po, ma'am, ibibigay ko pa mamaya sa doktor kung anong susunod na ano po, okay, ng doktor. Grabe po ang inyong ipinayat, ano? Base na rin opo, po sa inyong naging salaysay. So sa inyo po bang lagay ngayon, kayo po ba ay nakakapagtrabaho pa? May mga naging limitasyon po ba sa inyo pong mga kayang gawin dahil po sa kondisyon nyo po ngayon? Hindi na po may limitasyon po kasi po, ma'am, hindi na ako po nakakabuhat ng mabibigat tsaka wala po ako masyado lakas. Okay. Mahirap na po ako. Mahirap na po pag magano ko ng buhat po ako sa masakit po likod ko. Julin, may aga. Si Aljo Bendijo ito ng PTV. Yes, sir. Oo, may aga morning, nyo. Sir. May aga, oo. Baka kasama natin ngayon dito sa studio ngayon naman si Sir John Bertis, isang OFW advocate. Opo. Narinig mo ako? Dunggan ko, di ba, Julin? Oh. Ay, narinig kita pero hindi naman ko siya. Malakas, sir. Oo, kauban na to karon si Sir John Bertis, OFW advocate. Kasama natin ngayon sa studio. O baka meron kang hiling sa kanya na makatulong at gagawa natin ng paraan ang problema mo. Anong gusto mong itanong sa kanya? Go ahead, Julin. Gusto ko lang po, mapapasikap lang po ako sa buong katawan ko po. Yun lang po yung parang financial assistance ko sa katawan ko. Yun lang po maano ko po eh. Yung para may balik yung drake ko pong katawan, saka makabalik ulit sa trabaho. May gusto ko po mag-trabaho balik, sir eh. Dahil mahirap din kami, sir eh. Oo nga. Okay. Sir John? Magandang umaga, Julin. Si Kong John Bertis ito. Mayong aga, sir. Opo, mayong aga. O, tanong ko lang, nung dumating ka ba ay dumulog ka sa OWA for your medical assistance? Opo, sir. Dumaan po ako sa OWA.
Opo. Sa ngayon po kasi ay meron po tayong tinatawag na OFW Hospital. Ganun nga lang ay nasa Clark, Pampanga po ito. At ito po ay tinatag para po sa mga OFW na katulad nyo. Pero syempre, hindi pa, sa buong Pilipinas po, meron po tayong Malasakit Center. Ito naman po yung tinatag ni Senator Bongo na pwede po tayong lumapit. Alamin ko po kung makikipag-ugnayan po tayo kay Admin Hans Kakdak ng OWA para naman po kung ano pa yung pwedeng maitulong. Especially, kayo po ay contributor or member ng PhilHealth. At alamin din po natin, may mga espesyalista po sa mga kasong ganyan tulad po ng spine specialist. Nakita ko po kasi yung litrato nyo. At sana po makahingi rin kami ng kopya ng inyong mga test result. At kung ano man po yung pwede nating maitulong sa inyo, of course, ay bilang dating OFW, marami po naman tayong mga programa ng gobyerno. At especially sa mga financial assistant po. Pero unahin muna natin yung inyong sitwasyon at yung pagpapagamot po through either Malasakit Center or yung sa OWA Medical Assistance po natin. Okay, sir, dyan tanong ko lang kasi ito ay nangyari sa kanya, itong pagpayat niya, yung kanyang paggayayat, para habang ginagawa niya yung trabaho abroad. So pagka ganun ba, kasi baka may mga iba rin na kagaya ni Julin na habang nagtatrabaho ay mayroong mga sakit na nararamdaman. Sino ba yung mga pwedeng tumulong sa kanya? Even by the agency, may pananagutan ba na tulungan yung mga ganitong kaso? Sir? Yes, Dayan. Actually nga, Dayan, itong mga ganitong klase, cover sila ng tinatawag nating mandatory insurance. At pagdating nila, sa kanilang pinagtatrabahuhan, ay hindi naman po papayag na mabigyan sila ng visa or work permit kung hindi po nagbigay ng medical insurance yung kanilang pamilya. So, sa tingin ko naman, ay inasikaso naman siya ng kanyang employer. Tama po ba, Julen? At nabigay naman po. At nalulungkot lang, nakakalungkot lang dito, hindi sa sobrang modern technology ng mga hospital sa ibang bansa, hindi nakita yung kanyang sakit. At tanong ko lang, nag-contact ba ng MIR or spine? Extreme po wala sila makita na sa katuwan ko po eh. Kaya yung fracture ko po sa katuwan, wala sila nakita. At extreme po yung katuwan ko. Opo. Tulad niya ng tanong mo, Dayan, yung iba pa natin mga kasamahan sa mga sa ibang bansa sa OFW, kayo po ay may karapatan na ipagamot at ipatingin ng inyong mga employer kasi po nakasama po ito sa kontrata. Ganun na rin, yung PhilHealth kasi natin under the employment contract ay pwede na rin po niyong i-apply tapos meron po mga tinatawag na reimbursement. Yun nga lang po, dapat po kompleto yung mga dokumento. And of course, pagka bago ang kontrata, may mandatory insurance tayong tinatawag. And recently, ini-implement na rin yung balik manggagawa insurance na kahit kayo ay tapos na yung unang kontrata nyo, hindi na kayo covered ng employment ko mandatory insurance. Pero dahil po sa bago pong direktiba ng POEA, pati yung mga balik manggagawa natin cover na rin. Okay. Siguro pahabol lang ako, Julin, kasi we'll never know. Baka ito ay may kaugnayan din sa gene. So sa inyo bang pamilya, wala namang may ganitong ring kaso? Is it the first time na merong ganitong kumbaga medical condition in your family? Julin? Yes, sir. Ayos, madam. Okay, ang tanong ko, sa inyong pamilya, kasi baka mamaya may epekto dito yung genes. Sa inyong kaso, kayo lang po ba sa inyong family or relatives ang may ganito pong kakaibang kondisyon, sir? Ako lang po, ako. Hindi naman gabi, tumong katawa ko, hindi naman ganyan gabi po, mami. Mataba po ako, malusog po ako. Ganito lang po, nagkasakit lang po ako. Okay. Julin, unsa may mensahe nimo karon kang Congressman John Bertis? Sabang ka may mensahe ka pa kay Sir Ginoong Bertis. Go ahead. Opo, sir, ang mensahe ko lang po na sana po matulungan po ako na mapakikap lang po na kaya ko lang po na financial assistance sa katawan po sir sa mga remote saka Okay, sige. Maraming salamat. Julin, makikipag-coordinate kami sa inyo.
Siyempre, lalapit tayo sa dapat lapitan unang-unang OWA, Malasakit Center. And meron naman po tayo mga livelihood program din under ng TESDA, kahit po yung mga PWD na pwede po mapakinabangan at magkaroon din po kayo ng tinatawag nating simulang pang kabuhayan po. Okay. Damong salamat, ha? Damong salamat. Maraming salamat, sir. Okay. Thank you. Thank you din, ma'am. Pagaling ka, ha, Julin. Thank you. Okay po, sir. Thank you po. Maraming salamat. Sir John, thank you so much. Thank you, Sir John. Hari Naway, matulungan natin si Julin, sir. Thank you so much, Sir John Bertiz.